Good morning everyone. Andito tayong muli sa Terrace Garden. This time, ipapakita ko po sa inyo ang aking mga halaman na mayana. Sa ngayon po, mayroon pa lamang akong mga 8 na varieties. Ayan po. Mayroon pong malapad, mayroon pong maliit din. Ayan po, ito pong side na to ay malalapad sila. Then, ito naman po ay napaka medyo maliliit lang. Maliliit lang po ang kanilang dahon, pero maganda rin po. Ayan po, ito medyo maliit lang siya, maliit lang ang dahon nila, pero maganda. Maganda po ang kulay. Then, ang pinaka-favorite ko po ay itong green and yellow. Ayan. Kasi ang bilis po nilang dumami. Ang bilis niya dumami. Then, ang ganda ng kanyang kulay. Ayan po. Itinanim ko po ito before Christmas lang. Yung yellow na yan. Before Christmas, dumating sa akin at noon ko lang siya tinanim. Pero ngayon po ay napakarami na niya. Ito naman po, kailan ko lang tinanim, mga first week ng January. Ayan po. Maganda po ang kulay ng mga dahon ng mayana. Kaya, yun lang po ang advantage nito. Pero, hindi po siya mahal na masyado na halaman. Kaya, nakakatuwa. Then, ito po ay namumulaklak, kagaya niyan. At yung iba po ay pinuputol nila ang bulaklak. Ayaw nilang mag-matured. Kasi po, ang dahon po ng mayana, pag may bulaklak ay lumiliit. At nagmumukha pong magulang na agad ang kanyang halaman. Ang itsura po ng halaman na mayana, pag may bulaklak ay nagmamatured agad. At yung mga dahon ay lumiliit. Ayan po. Napakadali lamang pong magtanim nito. Ang pagtatanim po nito ay pwede na sa ugat. Kunwari po, kagaya nito, kung gusto nyo, ito po, since madami siyang puno-puno, pwede nyo pong bunutin at itanim isa-isa. Kasi po kung malaki na ang mayana, kahit isang puno lang po ay dumadami. Dahil marami po siyang usbong sa dahon. Kumakapal po ang dahon dahil sa kanyang puno. Ang pagbibigay niya po ng dahon ay parang doble halos, gagaya po nito. Ito po ay mayroon na siyang mata, mayroon na siyang malaking dahon, pero mayroon pa rin po siyang maliit na kasunod. Ngayon, ako po ang ginagawa ko ay ang steam cutting, kagaya po nito. Ikakat ko po dito sa taas ng kanyang pwede pong ganito kataas, pwede nyo dalawahin. Pero dito lang po sa taas ng buko. Ganyan po. Ayan. Dito po sa taas. O, yun. Kahit na po siya walang talbos dito sa dulo, ay lalago pa rin po siya. Ganyan po. Lalago pa rin po. Madali pong mabuhay ang halaman na mayana. At mabilis pong lumago. Ayan. So, ayan po. Isang steam lang po ito, pero magiging dalawa ng puno. At yung ganito pong uri ng mayana ay mabilis siyang dumami. Ayan na po siya. So, akala nyo po maraming puno. Pero isang steam lang po yan na pinagdalawa natin. Ayan na po. Ganda po, diba? Ganun lang po kasimple.
Sa ganito po, kailangan mga 2 linggo, wag nyo po munang ibilad sa araw. Pag bago nyo pong tanim, ay wag nyo munang ibilad sa araw. Then, after 2 weeks, buhay na po siya. Pwede na po nyo niyang, pwede na siyang mag-stay sa arawan. Kasi po, mas nasa arawan, mas lumalaki ang kanyang dahon at mas matingkad. Lumalabas po yung natural niyang kulay sa araw. Mas gusto po ng mayana ay meron siyang naarawan siya. Kahit po maghapon, kayang-kaya po ng mga mayana. Ayan po. At ang lupa po, hindi rin po siya maselan. Sa ordinaryong lupa, nabubuhay po siya. Kagaya po nito, ito po ay tinanim ko lang sa maliit na soil bags. Ito po maraming putol-putol na ginawa ko dyan. Maliit lang po. Pero ngayon po, after 1.5 months, ito na po siya. Napakaganda po, oh. Ayan po. Yun po lamang. Maraming salamat sa inyong panunood. Please like, comment, and share. Thank you. God bless you.